Magiging aktibo ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Gusto raw kumandidato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawa pang anak. Tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Tatlong Duterte ang nagbabalak maging senador sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan mismo ni Vice President Sara Duterte sa isang event kanina sa Cagayan de Oro City. Oh my God, mga kababayan, ito na nga. Rodrigo Paulo and Sebastian Duterte for senador sa 2025. Akala ata ng mga kumag na pamilyang ito ay may-ari ng Pilipinas at maaari na nilang gawin gusto nila. Never again to Duterte. Yan po ang sabi dito sa post ng page ni Sa Totoo Lang Extreme. So, ayun. Ito nga mga kababayan. Sa totoo lang, wala namang problema kung tatakbo sila at papasok sila sa politiko. Ang problema lang kasi dyan, ano ba ang mga nagawa nila? Di ba? Kung sabihin natin magandang nagawa, meron namang nagawa. Pero pag sinabi natin ano yung hindi maganda, marami din po. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, ito lang masasabi ko sa inyo. Pag himay-himayin natin, pagdating sa issue sa West Philippine Sea, ni isa sa mga Duterte walang nagsasalita. Pero ilan pong mga Philippine Coast Guard ang napapahamak, nasasaktan at binuboli ng mga Chinese? Ni isa ba sa mga Duterte nagre-react? Ngayon, tanungin ko lang, mga kamag-anak, mga Philippine Coast Guard, mga kapamilya ng Philippine Coast Guard at ilan pang mga Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na sa mga kapulisan at lalong-lalo na sa AFP. May tanong ko lang sa inyo, kung sa ngayon nga na nasa power si Inday, ni isa sa inyo pinagtanggol ba ni Inday? Ni isa sa inyo pinahalagahan ba ni Inday? Wala. Ngayon, sa PCG pa lang or sa Philippine Coast Guard, sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP, maitanong ko lang, ibuboto nyo pa ba yan? E ngayon nga, hinahayaan lang kayo dyan na bubulihin ng mga Chinese. Diba? Paano pa kung maging senador yung tatlo na yan? Pag naging senador yung tatlo na yan, isa lang ang masasabi ko, tuluyan na talaga tayong sakupin ng China. Maniwala kay sa akin. Ngayon pa nga lang na naging presidente ang tatay, pinamigay na tayo sa China. Ngayon, naging vice president ang anak na babae, hinahayaan lang tayong bulihin ng China. How much more pa kung silang apat nasa posisyon? Diba? Oh, mag-isip-isip na po kayo mga kababayan. Actually, wala namang problema kung tatakbo sila, no? At papasok sila sa Senado, yung tatlong yan, and then tatakbong kongresista si Inday. Wala akong problema dyan. Ang problema lang dyan, taong bayan. Di ba? Ito lang naman masasabi ko sa inyo eh. Kayo, kung gusto nyong iboto, iboto nyo. Kung hindi nyo gustong iboto, hindi. Simple lang naman yan eh. Kahit pa buong pamilyang Duterte ang mamuno sa Pilipinas at gawing monarchy ang Pilipinas eh. Simple lang, yumaman ba kayo? Ha? Hindi. O may tanong ko lang, sa Philippine Coast Guard, may balak ba kayong iboto? Ha? O. Ngayon pa nga lang, wala nang paki sa inyo. O, paano pa pag naging senador na yung tatlo at naging kongresista ang isa? O, edi ngayon tuluyang aprubahan. Isa yan sa mga, si Kibuloy Bay, pakulong, isa yan sa mga magno. Dadagdag pa si Amy Marcos dyan, no? Dadagdag pa yung Bongo, Robin, sino pa? Bilyar, sino pa? Yung mga aayaw. Kung madagdagan pa ng tatlo, dadami na sila. Ito lang sinasabi ko sa inyo. Bahala na po kayo, taong bayan ng Humusga. Kasi kung ako lang din po ang tatanungin, never again to Duterte. Never again. Sabi nga ni Sa Totoo Lang Extreme, never again. Lalo na yung pag naging senador pa yung tatlo, dadagdag yan sa sasabihing, ipamigay nyo na lang yung West Philippine Sea sa China. Bakit natin ipaglalaban yung buhangin? Buhangin lang daw kasi yan. Kaya,
Kung ang tatay, walang pake. Kung ang anak na babae, walang pake. Dagdagan pa ng dalawa. Mas lalong magkandalitse-litse talaga yung Pilipinas. Ako na nagsabi sa inyo. Dati, si Duterte, maganda ang image kasi siya ang nasa power. Ngayong wala siya sa power, maganda pa ba? O mag-isip-isip na kayo, mga kababayan. Kung ako papipiliin, kung isa sa mga Marcos walang tatakbo, piliin ko na lang si Lenny. Real talk. Kung ako papipiliin sa mga Marcoses kung walang tatakbo sa pagka-presidente sa mga Marcoses, mas piliin ko na lang si Lenny. Real talk lang. Di ba? So yun lang. Ah, yun lang yung aking reaction video. Kayo na po, kayo na lang po ang humusga. Bahala na po kayo. Kasi nasa dulo lang ng bullpenin nyo yan kung papasukin nyo yung tatlo. Pang-apat na yung si Inday. Kayo naman magsisi. Sabi ko nga sa inyo, kayo din magsisi sa huli. Kung ang ginawa nung tatay parang martial law, lalo na pag nasa lahat na sa posisyon at higher position pa, senatorial race pa ang pasukan, good luck na lang Philippines. Ito lang sabi ko sa inyo, balang araw kakain na din kayo ng paniki, balang araw ha, kakain na din kayo ng cabbage na gawa sa lastiko, balang araw kakain na din kayo ng lechon na gawa sa goma. Kasi sakupin na tayo ng China. Ito na ang sinasabi ko sa inyo na literal, Philippines is province of China because of Duterte's. And I, thank you.